vaccination sites. So ano po ang paalala ninyo sa publiko? Ngayon marami na po talaga yung mga nagnanais na mabakunahan na. Unang-una, no, nananawagan kami sa ating mga kababayan na dapat hindi po sila naniniwala sa mga fake news na ginalabas ng mga hindi mabubuting tao na ang gusto lang mangyari ay magkagulo at hindi maging epektibo ang ginagawang pagbabakuna ng gobyerno. Verified po natin na may naglabas ng fake news. Ito nga walang bakuna, walang ayuda, kaya dumagsa ang mga kababayan natin galing sa iba't ibang lugar sa labas ng Metro Manila, papunta sa Las Piñas, sa Antipolo, sa Maynila, at sa iba't iba pang mga syudad. Sana po huwag tayong maniniwala sa mga ganitong fake news. At para sa mga iba naman nating kababayan na ang objective lamang ay manggulo, huwag naman po sana. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan ngayon. Hirap na hirap po ang bansa dito sa threat ng Delta variant. Sana naman, huwag naman nilang gagawin yon. At warning niya rin ito, no, dahil meron pong mga report na natanggap si Secretary Galvez, kami po'y nag-usap kaninang umaga, meron po tayong natatanggap na unverified report na kailangan imbestigahan po natin na meron daw pong mga masasamang elemento na nanadyang magsabotahe ng mga vaccination site, lalo na sa mga mall sa Las Piñas, Antipolo, sa Maynila, at iba pang lugar. Dahil dumagsa daw po sa loob ng mga bus at mga van ang mga taong ito, at ito po ay iimbestigahan ng National Task Force sa pamumuno ni Secretary Galvez sa tulong ng ating DILG. Panawagan lang po nalang natin sa mga ganitong klasik mga ginagawa ng iba nating kababayan. Maawa naman po kayo sa ating bansa. Maawa naman po kayo sa ating mga kababayan. Opo. Pero Secretary, simula